Curious ka ba kung posibleng ma-in love sa'yo yung crush mo na guy? Gusto mo ba malaman kung in love na sa'yo yung crush mo? Ano-ano ba yung mga senyales o signs na na-in love na sa'yo ang isang lalaki? Ano-ano ba yung mga senyales na na-fall na sa'yo ang isang lalaki? Kasi diba sa panahon ngayon, napakahirap na makahanap ng reliable na lalaki. Yung mapagkakatiwalaan sa lahat ng bagay, lalong-lalo na sa pag-ibig. Pero hindi ibig sabihin nun na matatakot na tayong sumubok ulit sa pag-ibig. Lalong-lalo na kapag nalaman mo na yung lalaki ay sobra palang in love sa'yo. Kaya naman ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano nga ba nai-in love ang mga lalaki. Ano-ano ba yung mga sign na makikita mo na in love na sila sa'yo. Kaya what's up, kamusta? Welcome back to my channel. Andito na naman ang iyong lingkod, Gary Opini. Kung bago ka pa lang sa channel ko, hit like, subscribe, and hit mo na rin notification bell para updated ka sa mga bago nating videos. Kung hindi mo pa na-like yung Facebook page natin, nandyan yan sa description section below. Paki-like na lang din. Diyan pwede tayo magkapag-conversate, makapag-usap, magbigay ng tips, advices, at ideas. At kung gusto mo ako i-follow sa social media account ko, nandiyan din yan sa down section below. Paki-follow na lang din ako kung gusto mo lang naman. At kung isa ka sa mga batang 90s na mahilig sa mga 90s outfit at mga early 20s na damit, at gusto mong magpa-tone down ng katawan o magpa-sexy, malaking tulong tong channel na to para sa inyo. 100% makakatulong to sa lifestyle niyo. Makikita nyo rin yan sa down section below, sa description section below ng bawat video. At kung bago ka sa channel ko, may mga videos ako sa channel ko na pwedeng makatulong sa'yo pagdating sa pag-ibig o pwedeng makatulong sa atin sa araw-araw natin na buhay. Punta lang kayo sa channel ko at hanapin nyo yung mga video na pwedeng makatulong sa inyo. So, huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin tong video natin. Let's go! So, paano nga ba nai-inlove ang isang lalaki? Sign number one, ikaw lang ang palagi niyang napapansin. Kapag nagustuhan ka ng isang lalaki, either na sexy ang siya sa'yo, nagandaan siya sa'yo, o emotionally attached o emotionally attracted siya sa'yo, mapapansin mo yan kapag madalas kanyang pinupuna. Madalas kanyang pinapansin. Pwede niyang daanin sa palagi kanyang inaasar, lagi kanyang sinachat o tinitext. At naiisip mo na nagpapapansin siya sa'yo, where in fact, ikaw yung palagi niyang napapansin. Kaya ginagawa niya yung mga bagay na yun. Kasi pag ang lalaki na in love, madalas hindi niya agad sinasabi yan sa babaeng mahal niya. Pero mahalata mo kami, pag in love kami, kapag palagi ka namin pinupunaw, palagi ka namin pinapansin. In-include yung sarili. Well, ganun kami may in love, ganun ang mga lalaki may in love. Minsan, may mga instances pa na magugulat ka na lang, nasasabihin niya sa'yo, wow, ang ganda mo ngayon ah. Yung tipong, ang ganda ng smile mo, na halos lahat ng traits na posible niya mapansin sa'yo, napapansin niya na kasi nga, ikaw lang yung nakikita niya, ikaw lang yung napapansin niya. Kasi nga, ganyan ang mga lalaki may in love. Minsan magugulat ka na lang, hihingi niya yung number mo at palagi ka niya i-text. Kasi nga, ikaw lang yung palagi tumatakbo sa isipan niya. Dahil nga, in love siya sa'yo. Pwedeng i-admit niya kagad yun or hindi niya muna i-admit sa'yo pero makahalata mo na yun. So that's sign number one. Proceed na tayo sa sign number two. Sign number two, kapag nakikita mo na sobrang energetic niya o ganado siya sa lahat ng bagay, lalo na pagdating sa'yo. Kasi kapag ang lalaki na in love, ganado yan sa lahat ng mga bagay. Lalo na kapag ang usapan ay kasama yung babaeng gusto nila. Lagi silang game pagdating sa babaeng gusto nila. For example, ganado siya gumising sa umaga para maaga siya makarating doon sa lugar na pwede kayo magkita, ganun. Ganado siyang alalayan ka sa lahat ng bagay na gagawin mo. Ganado yan magpasikat o magpapansin kasi nga, gusto ka niya. Kasi ang lalaki, willing yan lumabas sa comfort zone nila pagdating sa minamahal nila o sa gusto nilang babae. Lalong-lalo na kung yung kapalit nun, kaligayahan mo. So, isang senyalis na naman para malaman mo na in love sa'yo yung lalaki kapag ganado siya sa lahat ng bagay, lalong-lalo na pagdating sa'yo. Okay, proceed na tayo sa ikatlo. Ikatlong sign na in love sa'yo ang isang lalaki kapag napapansin mo na pinag-aaralan niya ang bawat kilos mo. Isa pang mapapansin mo kapag ka-in love sa'yo ang isang lalaki, yung tipong alam niya lahat ng mga pwede mong magustuhan. For example, alam niya yung favorite food mo. Alam niya yung favorite color mo. Alam niya yung favorite day mo. Alam niya lahat ng favorite mo. At napaka-usisa niyan. Matanong, kumbaga. Kasi nga, gusto niyang malaman yung lahat ng bagay tungkol sa'yo. Mga bagay na makapagpapasaya sa'yo, makapagpapangiti sa'yo. Dahil nga inoobserbahan ka niya sa bawat kids. So basically, alam niya lahat ng mga bagay tungkol sa'yo. Kasi ayaw nga niya mag-fail na magustuhan mo siya. Kapag in love ang lalaki, gumagawa yun ng paraan para malaman niya yung mga bagay na pwede mong magustuhan. Minsan magtatanong niya sa mga kaibigan mo,
Kakilala mo. Para lang malaman niya kung ano yung mga gusto mo o yung mga magpapasaya sa'yo. O minsan, pwede kanyang direktang tanungin. Ways kasi namin yan para mas maging ahead kami sa mga pwedeng manligaw sa'yo o sa mga nagpapakute din sa'yo. Kaya ginagawa namin yan. O ginagawa ng mga lalaki yan. Kaya kapag napansin mo yung ganyang sign, senyalis yan na in love yan sa'yo. Kasi ganyan ma-in love ang mga lalaki. Okay? Pagsin na tayo sa ika-apat. Ika-apat na sign na in love ang isang lalaki ay kapag ikaw ang priority niya. Isang trait na napapakita ng isang lalaki, lalo na kapag sila ay in love, pinaparandam niya sa'yo na ikaw ang pinaka-importanteng tao sa buhay niya. Yung tipong sa'yo lang yung attention niya at yung oras niya. Yung tipong may panahon siya palagi pagdating sa'yo. Yung tipong ramdam na ramdam mo na ikaw yung mundo niya. Kasi nga, di ba, kapag in love ang lalaki, ikaw lang yung nasa isip niya. So gumagawa siya ng way para i-like back mo siya o magustuhan mo rin siya. Kaya naman magpapag-good shot yan sa'yo in any way possible. Yung tipong hindi mo nagugusto yung maghanap ng iba kasi nasa kanya na lahat. Ikaw ang priority niya sa lahat ng bagay. Dahil ganyan ang lalaki kapag na-in love, ikaw ang ginagawa niyang priority. Okay, proceed na tayo sa ikalima. Ikalimang sign na in love na ang isang lalaki, kapag pinaparamdam niya sa'yo, nandyan siya sa tabi mo through ups and downs. Meaning, pag masaya ka, nandyan siya sa tabi mo. Pag malungkot ka, nandyan siya sa tabi mo. Masaya siya kapag masaya ka, malungkot siya kapag malungkot ka. Kasi kapag ang lalaki in love, hindi niya hayaang maramdaman mo yung lungkot. Hindi niya hayaan na maramdaman mo na mag-isa ka. Hindi niya hayaan na maramdaman mo na nahihirapan ka. At kapag naramdaman mo na nahihirapan ka, nandyan siya sa tabi mo para tulungan ka. Nandyan siya sa tabi mo para samahan ka. Kasi nga, kasama mo siya through ups and downs, di ba? Kasi kapag ang lalaki ay in love, hindi niya ipaparamdam sa'yo o hindi mo ma-feel mapagod, mahirapan, at ang pagiging mag-isa. Kasi palagi siyang nandyan sa tabi mo para sa'yo. Para damayan ka, para samahan ka, para protektahan ka, para alagaan ka. Ganyan ma-in love ang isang lalaki. Kaya kung nakikita mo ang senyales na yan sa gusto mong lalaki o sa crush mo, malaking sign yan na in love siya sa'yo. Okay? Proceed na tayo sa ika-anim. Ika-anim na sign na in love na ang isang lalaki sa isang babae kapag pinagpapantasyahan niya yung babae niya. Hindi maiwasan ng isang lalaki na ma-imagine niya yung babaeng gusto niya in a daring way o in an intimate way. In short, nai-imagine ka niya na nakubad sa tabi niya. Totoo at hindi maiwasan yan dahil nga, syempre, ikaw lang itong hatakbo sa isipan niya eh. So, nagpapantasize na siya na napakaraming bagay tungkol sa'yo. At normal lang yan guys, lalo na kung nasa tamang edad na kayo. Kasi ganyan na mahinab ang lalaki, nagpapantas siya. Okay, proceed na tayo sa ikapito. Ikapitong sign na in love ng isang lalaki, kapag handa siyang gawin ng lahat para sa babaeng mahal niya. O para sa babaeng nagugustuhan niya. Sabi ko nga kanina, one call or text away lang yan sa'yo kapag ka-in love yan sa'yo. Hindi ka makakaramdam ng dull moment kapag kasama mo siya kasi handa siyang pasayahin ka sa lahat ng oras. Yung tipong lahat na ng posibleng maramdaman mo o gusto mong makita sa isang guy ay makikita mo na sa kanya. Kasi kapag ang lalaki na in love, handa yung suungin ng lahat ng bagyo o kahit gaano pa yung kalakas para lang sa'yo. Handa kang protektahan yan anytime, anywhere. Huwag ka lang malagay sa alanganin o hindi ka lang masaktan. Kasi ganun talaga may in love ang isang lalaki. Hindi sumusuko sa lahat ng bagay. Lalong-lalo na kung para sa babaeng mahal nila. Lahat ng mga lalaki kapag nagkagusto sa isang babae, gagawin niya ng lahat para mapa-oo ka lang. Pero ito ang realidad, hindi lahat nagtatagal. Maliban na lang kung yung lalaking nagkakagusto sa'yo, eh handa niyang pagpatuloy yung nasimulan niya. Kaya girls, choose wisely. At sa mga lalaki, don't play with woman's heart. O posibleng mapa-in love mo sila sa kahit anong paraan na kaya mong gawin. Pero hindi na kayo makakahanap ng babae na katulad nila. Dahil every human is unique. Malay mo, yung babaeng sinaktan mo, yung babaeng pinahirapan mo, yung babaeng iniwan mo ng luhaan, yung pala yung babae makakapagpabago sa buhay mo. Yung pala yung babae makakapagpabago sa buo mong pagkatao. So yun lang, maraming salamat sa panonood. Quick shoutout muna pala tayo. Shoutout kay Miss Ruby May Corpush, kay Miss Jonabel Obsiama na watching from Barra, Misamis Oriental. Shoutout po sa inyo ma'am. Kay Miss Ruhaina Tukas na watching from Jensan. Shoutout po sa inyo ma'am.
ay Matrix 500, shoutout sa'yo. Kay Miss Annalie Permejo na watching from Saudi Riyadh, shoutout po sa inyo ma'am. Kay Miss Angelica Tunggala na watching from Paranaque City, shoutout po sa inyo ma'am. Kay Miss Saiko Hans na watching from CDO, Cagayan de Oro City, shoutout po sa inyo ma'am. Kay Miss Irene Sebrero na watching from Kuwait, shoutout po sa inyo ma'am. Kay Miss Marge Mamanaw na watching from UAE, shoutout po sa inyo ma'am. Sa lahat ng viewers natin na OFW o nasa ibang bansa, palagi po tayo mag-iingat at maraming maraming salamat sa palagian yung pagsuporta sa videos ko at sa mga ginagawa kong content. At sa lahat ng viewers ko dito sa Pilipinas, maraming maraming salamat din po sa palagian yung pagsuporta. Road to 100K na tayo guys, maraming maraming salamat sa suporta nyo guys. Kung bago ka pa lang sa channel ko, marami akong videos na nagawa na pwedeng makatulong sa'yo. Search mo lang dito sa channel ko na. At kung bago ka sa channel ko, hit like syempre, subscribe, and hit mo na rin notification bell para updated ka sa mga bago natin na videos. Kung nagustuhan nyo yung content na yun, pakishare na lang sa mga loved ones natin na nangangailangan ng mga ganitong tips, ganitong signs, ganitong ideas na pwede makatulong sa kanila sa everyday life nila. At kung isa ka nga pala sa mga tao na mahilig sa mga 90s at early 20s na outfit, syempre, kung gusto mo magpatundo ng katawan at wala kang idea kung anong dapat mong gawin, malaking tulong tong channel na to sa lifestyle mo. 100% matutulungan ka nito sa mga katanungan mo kung paano magpapayat, kung paano mag-outfit ng maganda, lalo na kung mahilig ka sa 90s at early 20s na damit. Dyan yan sa description section ng bawat videos ko, pakifollow na lang siya. At kung gusto niyo rin pala ako i-follow sa social media account ko, nandiyan din yan sa description section below. So yun lang, maraming maraming salamat sa panonood. See you sa susunod na vlog. God bless. Peace.